is fixed, trusting in the Lord. I will not be afraid anymore. And even though a thousand may fall at my side, they will not come near me. Oh, when 10,000 fall at my right hand, my God is fighting for me. My God is fighting for me. Is fixed, trusting in the Lord. I will not be afraid anymore. My heart is fixed, trusting in the Lord. I will not be afraid anymore. No evil or plague shall come near me, for the Lord has given his angels. They take charge and keep me. Trusting in the Lord, I will not be afraid anymore. My heart is fixed, trusting in the Lord. I will not be afraid anymore. And even though a thousand may fall at my side, they will not come near me. Oh, when 10,000 fall at my right, fixed, trusting in the Lord. I will not be afraid anymore. My heart is fixed, trusting in the Lord. I will not be afraid anymore. No evil or plague shall come near me, for the Lord has given his angels. They take charge and keep me. I will not be afraid of bad news. My heart is fixed, trusting in the Lord. Psalm 112:7. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome na naman sa ating hapong kwentuhan. Ang araw po natin ay August 23, 2022. So magpalang hapon po sa lahat. So welcome na naman kung kayo po ay walang ginagawa at kayo po ay hindi busy sa buhay or kayo po ay nagmimerienda dyan. Join na sa ating kwentuhan sa loob lang ng isang oras at minsan nadadagdagan lang ng konti. So join us mga kapatid sa ating talakayan. No, tama na muna yung mga AB7 at ano, GMA. Okay, pasok muna kayo dito. And ayan, kamustahan muna tayo. Say something beautiful. Or baka may mga pagpapala kayo na binigay sa inyo ng Panginoon. Okay, just say something good. And baka meron kayong mga thanksgiving sa Panginoon. It's time for us to praise our God, mga kapatid, who saved us and who gave us life. Trusting in the Lord, I will not
Kaya huwag niyo pong kalilimutang i-share yung ating live stream. So maraming salamat sa patuloy na pag-share ng ating mga live stream, mga kapatid. So i-bless kayo ng Panginoon. And welcome dito sa Israel. Now it's 5:35 ng hapon. And syempre sa mga sa ating bayang Pilipinas, now it's 10:35 na yata ng gabi doon. So mapagpalang gabi po sa ating lahat. So ayan, isa na namang magandang hapon na ibinigay sa atin ng Panginoon. And we praise the Lord for His goodness and sa kalakasan na patuloy na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. My heart is fixed, trusting in the Lord. I will not be afraid anymore. My heart is fixed. Ayan yung ating topic ngayon, mga kapatid, about sa envy or inggit. Ayan, mga masamang epekto ng mga pagiging inggitin. Ayan, di ba? So, ayan, we will learn something sa hapon na ito. And I believe all of us already encounter or experience this personally sa atin, di ba? Nakaranas tayo na tayong ganito or nakaranas din tayong mainggit sa isang tao. So, now we will discuss something, no? Ano yung mga dapat nating gawin? Or mga advices, no? Para maiwasan natin yung tinatawag na envy or inggit. Ayan, baka nakaranas ka ng mga kapatid ng mga na mainggit sa isang tao or ikaw ay may or ikaw ay kinang inggitan. So join us sa ating talakayan ngayong hapon. Ayan, shoutout muna natin, no? Si Eka Haipa. Ayan, pinakauna talaga sa ating comment section si Eka Haipa. Sabi niya, shalom to all. Andito rin sa atin si Sis Mau. Shalom everyone! Ayan mga kapatid, pagkaipay na sa Israel, wala naman kayong ginagawa. Join us mga kapatid sa ating kwentuhan. At syempre, huwag nyo rin kalimutang mag-comment. And masaya kami pag nakikita namin yung inyong mga comment dyan. Pag wala naman kayong ginagawa, no? Join us sa ating topic sa hapon na ito. Para naman we could learn something from you. Sabi nga, gusto naming malaman ng kwento ng buhay mo. So, ayan. Pasok lang. Trusting in the Lord. Psalm 112:7. Ay nako, wala na naman tayong sound. Pasensya na. Okay. So, ayan. Wala naman pala tayong sound. Shoutout natin si ano. Sino ba yung nandito kanina? Hindi ko yata na rin na ano eh. Na ano natin? Sige, ulitin natin from the start. Ayan, watching sa atin si Ate Melanie Lumit Fabros. Ayan, si Sis Mary Grace. Sa aking asawa, magandang hapon po sa lahat. And ayan, kamusta kayo mga kapatid? Ano yung mga ginawa nyo ngayong hapon? So, nagpapasalamat tayo sa Pilipinas, no? Ngayon ay simula na po ng pasukan ng schooling, ha? Ayan, so medyo maulan sa Pilipinas. Si dito sa Israel ay talagang summer na summer pa. So waiting again sa winter. So ayan, October po talaga ay palubog na ng summer. So malapit na lang, mabilis talaga ang panahon, di ba? But we praise the Lord sa kanyang kabutihan sa atin na patuloy tayong iniingatan na bawat isa. Kamusta ka na dyan, Ate Melanie? Buti na lang. Ano ka ngayon, no? You join us. Wala ka bang trabaho ngayon? So, from Chicago. Ayan. So, nakilala yung Chicago from, ano, because of Michael Jordan, di ba? So, ayan. Hindi ko alam kung nakita mo dyan si Michael Jordan. Kamusta mo lang ako sa kanya? Sabi mo, long time no see.
Ayan, sabihin mo yung ano, pag magkita kayo dyan, sabihin mo yung pangalan ko. Okay? Alam niya yung reply niya sa'yo, who is he? Ayan, mga kapatid, yung ating topic ngayon is... Ano po yung inggit, no? What is ang iba kasi yung ang ano eh, iba kasi yung word na ano eh. Ang inggit is envy, 'di ba? Ang jealousy ay selos. So medyo magkaparehas lang yan sila pero magkaiba yan sila, 'di ba? So ngayong hapon pag-aaralan po natin yung dalawa na yan. But syempre, we will focus on the term envy. 'Di ba? Kasi ito mga kapatid, isa po sa mga feeling na lagi po nating nararanasan mostly. So lahat po tayo bilang mga tao we encounter this kind of feeling called envy. Okay, envy. E-N-V-Y. Envy. Ayan. Hello sis Anna Jane, Natividad watching. Ganang hapon po sa lahat. So ayan, sabi ni sis Mary Grace, yes tay, magkaiba talaga yan. Okay? So sige nga mga kapatid. Ano yung pagkakaiba ng envy sa jealousy? Ayan, Mary Grace. Unahin muna natin mga kapatid. What is the difference between envy and jealousy? Maliban lang po sa spelling, ha? Ayan, meron nakaranas ka na ba ng mainggit mga kapatid? Or meron ka bang kilala na inggetera? Ayan, this afternoon, let's talk about it. Kasi nga mga kapatid, uso na po yan ngayon, di ba? So, ano po yung pagkakaiba ng inggit at jealousy or envy at selos or yun nga, inggit sa selos. Ayan. So, turuan nyo naman kami para naman magkaroon tayo ng kaalaman, simpleng kaalaman. Si Eka magaling ito eh, 'di ba? Magaling ito sa mga ganitong bagay. Ayan, huwag niyo pong kalimutan mag-comment mga kapatid, no? Maraming salamat sa mga kapatiran natin na nag-share ng ating live. So, ayan. Join us kung saan ka man panig ng mundo. Gusto naming malaman ang saloobin mo. Huwag mo nang saloobin, ilabas mo na. Hello, sis Lenji Braca. Ayan, sis Lenji, pumasok. Hi, Lenji, kamusta ka na? Kamusta ka muda dira sa Iloilo? So, ayan. May from ano, may pumasok na from Iloilo, mga young people ko dati, no? So, kamusta ka mudra sa Iloilo? Because I studied in Iloilo, mga kapatid, in Doon Baptist Seminary. So, yan, nakakamiss din ng Iloilo, mga kapatid. Punta kayo sa Iloilo kasi talagang kilala yung Iloilo sa masarap na mga pagkain. Grabe. Yan yung nakakamiss doon. Saka, syempre, yung mga tao doon, mga ano sila, mga malulumanay yung boses, di ba? Di mo alam na nag-aaway na sila. Ayan. So, ano, wala yatang nakaalam dito ah. What is the difference of envy and jealousy? Mga kapatid, sige, bigyan ko na muna natin ang definition yung ano, envy. Okay? Sabi ng dictionary mga kapatid, ang envy, it is a feeling of, ano nga yung feeling? Pandama, di ba? Pandama. Damang-dama mo. Ayan, ang envy mga kapatid is a feeling of discontented or resentful longing arose by someone else's position, qualities or yan qualities, no? So feeling daw yan ng envy na hindi ka nagiging kontento sa sarili mo at nagkakaroon ka ng sama ng loob dahil gusto mong magkaroon ng isang bagay na wala ka at pag-aari ng iba. Ayan. Yan daw po yung envy, di ba? So yan daw yung envy. Ibig sabihin, parang ano eh, magkapares lang sila eh. Parang magka ganito-ganito eh, ng jealous. Alam mo ba yung ganyan-ganyan? Parang same sila ng quality but magkaiba sila mga kapatid. So yung envy mostly, ito yung sige, hanap nga tayo ulit mga kapatid. No? Kasi, it's very hard to explain.
Ayan. Sabi dito yung isang dito kay Miriam Webster, mas magaling yung babae. Kanina kasi si dictionary lang. Ito kay Miriam. Sabi niya, ang envy daw is a painful or resentful awareness of an advantage enjoyed by another, joined with a desire to possess the same advantage. Yun, mga kapatid. Ang envy daw is naiinggit ka kapag nakikita mo yung ibang tao na merong blessing. Yan, yan yung envy. Diba? Nai-insecure ka. So, ayan, insecure ka. Pag meron ka nakikita, limbawa sa friendship, diba? Normal po yan na mag-inggitan. So, ibig sabihin, naiinggit ka kung meron kang merong bagay yung friends mo na wala ka na gusto mong magkaroon. So, yan yung envy. Okay? So, ayan, ano po yung pagkakaiba ng envy and jealousy? Bigyan ko kayo ng reason, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng meaning, no, ng pagkakaiba ng envy and jealousy. Ang jealousy, ano po ito? Kailangan may tatlong tao ang jealousy. Ang envy, it only have two persons involved. Kasi ang jealousy, si selos. Okay? Ibig sabihin, sumiselos ka sa isang tao dahil, alam mo, sa relationship, di ba? So, merong biglang lumapit sa akin na babaeng maganda, di ba? Tapos lumaki yung mata ng asawa ko. Ibig sabihin, tatlo, di ba? Nakikita mo kasi may ginagawa siya and nagsiselos ka. So, ayaw mo, baka makuha niya ako, di ba? Ganun yun. So, jealousy. Nagsiselos ka kasi ayaw mong makuha. Kumbaga na... Yun, tatlo, it takes three person. Ang envy naman, dalawa lang. Kahit na ikaw sa kayong kasama mo, so gusto mong ayaw mo, no, nasasaktan ka at ayaw mo na makita yung kasama mo na mayroong ganyan. Ibig sabihin, gusto mo magkaroon ka rin ng kung anong meron siya, di ba? Na-envy tayo. Halimbawa, ang envy, it happen mostly sa friendship, di ba? Sa pagkakaibigan, mostly, halimbawa, sa pera, di ba? Minsan, naiinggit ka kasi mas marami yung pera niya sa pera mo, di ba? Or, yun nga, mas malaki yung sahod niya sa sahod mo. So, you envy your friends, you know. Ganun yun. Grabe, sabi ko sa inyo, tulungan niyo ako eh. Ayan. Sabi ni Sis Greg, hello Sis Mary Bless Trinidad. Thank you so much for joining. Ayan. Baka meron pa kayong mga ibang definition, mga kapatid, yung naintindihan ng lahat. Ako, hirap na hirap ako sa pag-explain. Ayan, I'm good. Afternoon to all. Sabi ni Sis Mary Grace, inggit po tayo is then insecurity sa sarili. At jealous po, walang tiwala sa sarili na kaya din niya. Wow, grabe, naintindihan ko rin. Hello, Sis Mirna Laquin. Thank you so much for joining. Ayan, ang inggit po tayo ay yun din yung insecurity. No? Insecure ka. Tama naman. Na-insecure ka sa sarili at jealous po naman ay walang tiwala sa sarili. So, nagsiselos ka. Di ba yung selos ka, sabi nga, mostly in relationship kasi it involves three person. No? So, mostly sa mag-asawa yan. And, hello, Mami Chat! Ayan, Angeles, si Sis Mirna Laquin. Sabi ni Sis Mau ito para sa akin tayo yung inggit, first feeling na naranasan natin sa mga bagay na wala tayo, tapos meron sa iba. Okay, that's right. Two persons. Mostly nagkakaingitan sa friends, sa pagkakaibigan, minsan talagang nagkakaroon ng inggitan. Di ba? Yung selos naman, pag palagi na lang meron yung iba, tapos sa akin palaging wala. And it's painful, you know? Yan, di ba? Yung selos. Actually, yung selos, mga kapatid, involves three person. Alimbawa, sa anak ko, pag lagi kong kinakarga yung isa, nagsiselos yung isa. 'Di ba? So, nagsiselos siya kasi nga akala niya siya lang yung love ko. So ganun yung selos. Yung inggit naman, halimbawa, binigyan ko ng yung si Ziana ay si Iliana ng laruan. Edi magsiselos siya kasi bakit siya lang yung ay mainggit siya kasi siya lang yung bat siya lang yung binigyan ng laruan. So ganun yun, mga kapatid, naintindihan niyo ba? So, tama. Thank you so much, Sis Mau. Grabe, tinulungan niya ako, no? Yung inggit daw, first feeling na naranasan natin sa mga bagay na wala tayo, tapos meron sa iba.
No? So, ayan, mostly mga kapatid, sabi ko nga po, nag-a-arise yung inggit sa magkakaibigan, sa mostly sa pera, di ba? Pag wala kang pera, yung iba mapera, so nagkakaroon tayo ng envy or naiinggit tayo kasi, yun nga, na-insecure tayo kasi mas malaki yung sahod nila. Pangalawa is, minsan na-envy rin natin yung tinatawag na relationship status. Ito pa according sa ano, Psychological Today. No? Minsan nagkakaroon tayo ng envy sa kaibigan natin because of relationship status, estado mo. Di ba? Kasi sabi mo, ito yung friend ko. No? Bakit yung friend ko na to wala namang mukha? Pero ang ganda-ganda ng napangasawa. Di ba ganun? Tapos nagkaanak pa. I want a very envy her. Wala ganun. Tapos ako, bakit ako? Ang ganda-ganda ko naman. So nagkakaroon ka na ng insecurity kasi yun nga, ang ganda ng relationship niya. Tapos, di ba, ang pogi pa ng nakuha niya, di ba? Sabi niya, what happened? Di ba, ganun, so masakit sa'yo kasi ikaw, alam mo naman na mas maganda ka, di ba? Sabi, bakit ako, ang ganda-ganda ko, pero I'm single. Ay, mga ganun mga kapatid, di ba, sa mga partner. So, nagsiselos tayo, or status ng buhay natin. O, hindi rin naman sa relationship, sa estado ng buhay natin, sa... Ano bang status? Yung bakit yung iba, malalaki yung bahay. Ito, bakit may sasakyan na? Diba? Makikita natin yung kaibigan natin, unti-unti nang umaangat. So, nagkakaroon tayo ng envy, ng inggit kasi, yun nga, feeling yun eh. Feeling. So, na namumuo sa ating kating katawan. Parang taba. So, ayan. Grabe. Baka meron pa mga ibang definition dyan. Grabe. Ba't kasi ito yung na-topic ko? Yan, mga masamang epekto. So, nagkakaroon ng envy mga kapatid ng inggit sa magkakaibigan. Minsan, yun nga, sa pera, relationship status, no, sabi dyan. So, yung iba ay, yun nga, mga pinagpala, di ba? May mga blindness na. Tapos ikaw, ay ba, yung mga friends mo, puro na may sasakyan. So, nagkakaroon ka ng inggit sa kanila, no? And not only that, meron din dito na ano yung physical attractiveness. Minsan nagkakaroon ng inggitan dahil tinatawag na physical attractiveness. Kasi alam mo sa lahat ng mga mag-friends mo, ito, di ba? Hindi, ito ang ganda-ganda na, hindi na kailangan maglota. Ako nakasampung glota na ako, wala pa rin. Kailan sa nainggit ka? Kasi ano, magaganda sila. So ako minsan naiinggit din ako, mga kapatid. De part yan ng ano natin ng flesh mga kapatid minsan, di ba? Kanya bakit ito ang popogi, di ba? So kumbaga sa pelikula bakit sila yung bida? Ako ano lang sidekick. Kumbaga sa pelikula, nasa pelikula ka rin naman pero ikaw yung laging ano, laging nasa sabugan. Di ba? So minsan naiinggit tayo sa mga person na magagandang appearance, pogi, magaganda. So we envy them because of their physical beauty. Masyado silang attractive, di ba? So minsan ganun, nagkakainggitan tayo sa mukha mga kapatid. So hindi natin yan maiwasan. Hello, sis Rizaline Ruiz Makugay. Ayan. Lalo na sa mga babae, medyo mas malakas yung tension sa mga babae, yung mga envy, inggitan. Mas malakas. Kasi sa amin, sa mga lalaki, medyo hindi masyado kasi, alimbawa, sa pagkaparehas lang ng damit, uy, pag magkaparehas kami ng damit, uy, magkaparehas tayo ng damit, di ba? So, we are happy. Pero yung mga babae, mga kapatid, pag magkaparehas ng damit, ay nako, mahihirapan silang mag-adjust sa sarili. Lalo na pag ang damit mo, nagulat ka yung damit mo, pati yung ano, yung panglagay sa ano, yung tablecloth, magkaparehas. Ayan. So, hello sis, I'm Iday watching. Thank you so much for joining. Hello, Ate Karin. Ayan. Nakaranas na ba kayong mainggit, mga kapatid? Or nakaranas na kayong may mga inggitera? At ano yung mga ginawa nila sa inyo? Bakit sila nainggit sa inyo? Yeah, give me some reasons. Ano bang mga dahilan bakit naiinggit ang isang tao? Can you give me example? Baka meron kayong mga experience dyan. Ano mga ginawa nila the moment na sila ay nainggit? So, ano yung mga bagay, bakit nainggit sila sa iyo? Sige nga. Ayan, sabi ni Sis Rizaline,
Yung mapapasa na all ka na lang kasi inggit, kasi wala sa iyo ang meron siya. Kasi hindi ka naman maiinggit pag meron ka, 'di ba? Ang hirap maiinggit pag meron ka na. So, ibig sabihin na inggit ka kasi meron siya na wala ka. At gusto mong magkaroon ng ganung bagay, 'di ba? So, pero syempre minsan yung kagagandahan niya hindi mo na makukuha, 'di ba? Halimbawa, ay mukha ko ganito na lang. Wala ka namang maging piyolo pa. Ayan. So, sabi dyan, wala sa'yo yung meron siya. Tas, nagsiselos kasi lagi na lang siya. Sana ako naman. Yun nga. So, tama naman si Rizaline. Nakuha niya. So, yun nga. Mostly magkasama lagi yung selos at inggit eh. Diba? So, ayan. Sabi nga dito, no, hindi lang po physical attractiveness. Minsan sa weight, alam nyo po sa timbang, nagkakainggitan. So, minsan naiimbi niya, uy, ito pumayat na, oh. Wow, ito pumayat na siya. Bakit ako? Hindi na ako nagkakanin. Ang bigat pa rin. Diba? Yung mga ganun, nagkakainggit tayo. Bakit ito? Dati ito siya yung pinakamalaki. Pero ngayon, nakakainggit naman. Diba? Ano kayang ginawa niya? Diba? So, hello sis Ate Girlie from Australia. Hello Ate Girlie, kamusta? Nagkikwentuhan lang kami dito about sa inggitan. Ayan, hello kay Ate Joanne. Ayan, sa ate ko. No? Ayan, napayat. Sana all. So mga kapatid, minsan sa weight daw, sa timbang, sa weight, kasi yung mga babae, napaka-sensitive sa weight, di ba? At minsan nagkakainggitan tayo, banya boot. Ito, grabe, ang laki-laki dati, pero ngayon, oh, parang bigas na, di ba? 5 kilos. Tapos ikaw, di ba, naiinggit ka sa isang tao kasi bigla, matagal kayo hindi nagkita, tapos nagulat ka. Biglang gumanda na yung katawan, di ba? Ikaw, gumala. Nambuhala. Di ba? So lumaki ka ng lumaki, no? So minsan naiinggit tayo dahil ito, bakit ito, di ba? Minsan yung mga Pilipino naiinggit tayo sa mga ibang lahi kasi ang ganda ng katawan nila, di ba? So, tayo, ako ngayon, yung katawan ko, ganun na talaga. Tapos yung tiyan ko, ganun na. Ay, nako. So, yan po mga kapatid, minsan naano daw yung pagkakaibigan dahil sa inggitan sa pera, minsan nainggit tayo sa physical or status, relationship status, sa physical attractiveness, sa mukha ng isang tao, or the way sa manamit, and then sa weight. Yan, minsan nagkakainggitan din daw tayo sa timbang, no? So, nakaka-apekto ito sa self-esteem ng tao. Kasi nakaka-apekto naman talaga, lalo na sa mga babae, para sa kanila, pag dumagdag na yung timbang mo, bumababa na yung, yung worth mo. Wala namang ganyan, mga kapatid, okay? Ayan, so, all good, pastor, sa biyaya ni Lord. Thank you so much, Ate Girlino, for joining. So, ayan. Wait. Ito pa mga kapatid, minsan nagkakaroon daw ng inggitan sa professional success. Minsan, ito lalaki at babae. So minsan nag-nainggit tayo pag nakikita na nating successful ang kaibigan natin. 'Di ba? So mas nakita natin sa umaangat siya sa buhay or mas nakikita natin bigla siyang nagkaroon ng asawa, tapos bigla siyang nagkaroon ng sasakyan, bigla siyang nagkaroon ng bahay. Bakit sa kanya na lahat, 'di ba? Bakit ako wala? Ganun, mga kapatid. So, nagkakainggitan tayo. Envy. At syempre, sabi ng Bible, we need to be careful, no? Kasi ang envy, mga kapatid, that is one of the deadly sin na sinabi ng Bible. That's why inapag-aralan natin ito. Kasi kailangan natin ingatan yung sarili natin because there are so many people right now who are very, nadala na sa tinatawag na inggit, which hindi po nakakatulong sa buhay po ng isang tao, mga kapatid. Ayan. Sabi ni Sis Amy, inggit yung meron po sila na wala ako. Tapos yung selos, mostly sa attention. Mas matimbang sa iba kaysa sa akin. Base po sa opinion ko. That's right, no? Sabi ko, ayan, thank you so much, Sis Amy. Sabi niya yung inggit daw, yung meron sila na wala ako. So gusto mong kunin, nainggit ka kasi dapat meron ka rin ganun. And yung selos daw, mostly sa attention. Mas matimbang yung iba kaysa sa'yo. So, nagsiselos ka dahil mas
mas priority mo yung ganun. Kumbaga sa family nga, di ba? So, nandun yung selosan. Kumbaga, ang jealousy, it involves three person. Nagsiselos ka kasi yung attention niya, sa kanya lang. So, ang jealousy, ay yung envy naman, dalawang tao, pwede. Naiinggit ka sa kung anong meron siya na wala ka. So, ganun yun. Thank you so much, Sis Amy. Sabi ni Sis ni Mary Bless Trinidad, envy is normal. It depends on how we deal and take it. That's right. Andun lagi yung inggit, mga kapatid. Kasi nga, our flesh is sinful. So, part ng feelings natin na mainggit. Kaya nga, kailangan nating labanan yan bago pa ito magtuloy-tuloy into resentment or into depression or up to the point na manira ka na ng kapwa, mga kapatid. Kasi nga, dyan ang gagaling yung envy. No, sabi ng Bible, actually sabi ng Bible, mga kapatid, makinig kayo, no? Sabi ng Bible dito. May sinabi dito yung Bible eh. Saan ako na ba yung nakita? Yung... Ito, Proverbs 14:30. Sabi dito, a heart at peace gives life to the body. Ang isang puso daw na may kapayapaan, nagbibigay ng buhay sa katawan. Ibig sabihin, nagiging healthy ang iyong katawan, ang iyong buhay, kapag ang iyong puso mo mayroong kapayapaan. Pero sabi dyan, yung envy, inggit, rots the bones. Yan. Ibig sabihin, yung inggit, siya yung nagpapabulok ng iyong buto. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag ang envy mamuuyan sa iyong buhay, hindi po yan healthy. Nakakasira yan. Hindi lang po ikaw yung masisira, kundi lahat ng mga nasa surroundings mo ay masisira. That's why we need to be careful also how to deal with envy. So, sabi ni Mary Bless, it's normal. No, and it depends how we deal. Yun nga yung word na deal with it. Like for instance, for being successful, naiinggit ako but I take it in a positive way. Yan. To work hard also to improve my life and to be successful also. So, ayan, instead na inggit ka at manira ka ng tao, you need to make those people, yun nga, to make those people na kinainggitan mo as your anong tawag diyan? Inspiration para mabigay mo rin yung best mo, mga kapatid. Kasi ang envy pumapasok lang yan if you started to compare yourself to other people. No, kasi instead na mag-focus ka sa iyong goal sa Panginoon, you are started to focus on other people's kung anong meron ang ibang tao. So nandun na yung attention mo. Bakit sila mayroong TV na? O bakit lumaki na yung riff nila? O bakit sila may ano? Nagkaroon na ng ano? Nang tatlong bintana. So ganun yan, minsan binabantayan mo yung isang tao. 'Di ba? Uy, bakit yung boyfriend magka-boyfriend na? Wala pa. Ganun, mga kapatid. So naka-focus ka sa kung anong merong ibang tao, kaya nagkakaroon ka ng inggit. Instead of focusing to yourself or you focus on your goal in life, no? So minsan, yun, nainggit tayo kasi we started to compare ourselves with other people, no? Thank you so much, Sis Mary Bless. Yan, sabi ni Ate Carol, no, Proverbs 14:30, a heart at a peace gives life to the body, envy rattens the bones. Kaya mag-ingat po tayo sa inggit, mga kapatid. Kasi everyday andun yung inggitan, but hindi, wag po nating hayaan na mag-grow ito sa buhay natin up to the point na ma-depress ka, up to the point na makasira ka na ng tao or kapwa, mga kapatid. Gusto mo na siyang pagbagsakin. No, yun yung nagiging problema, ang inggitan minsan. Diyan nagkakaproblema yung nagkakaroon ka ng bitterness sa tao. Up to the point na minsan naninira ka na talaga. So, hello, Pastor Jomari Canazares. Thank you so much for joining. Mga kapatid, one time, no? Pinaprocess na namin. Parang bisa lang. Makipag-usap tayo sa tao. Magtatawag ako ng, ano, siguro sa messenger. Titignan natin kung pwede tayo mag-call. So, we will call mga doctor. Then, na pwede natin kausapin dito para magkaroon sila ng ano, ID. Makausap natin ano yung mga how they... ano yung buhay nila, di ba? So, magkaroon tayo how they handle this kind of situation. Depende sa topic, di ba? So, ayan. Tatry natin para naman hindi lang ako lagi yung nakikita nyo dito. Ayan, sabi ni Sis Mary Grace Siganton,
Sinangonte. Hello guys. Sabi niya, envy is the emotion of coveting what someone has, while jealousy is the emotion related to fear. Oh, yan. That's right. Yung envy, emotion na kinokovit, coveting what someone has. Kumbaga, gusto mong magkaroon din kung ano yung meron sila. Kaya nga, it was also found in the Ten Commandments, mga kapatid, na binigay ng Panginoon doon sa Sinai, di ba? Daw siya not covet. Yung covet, huwag mong kaingitan or kunin yung pag-aari ng iba. Ayan. Ngayon nga yung jealousy daw, it talks about fear. Natatakot ka, nagsiselos ka. Bakit mas parang mas matimbang siya kesa sa iyo, di ba? So, ayan. Hello, Sis Melissa Briones de la Torre. Thank you so much for joining. Ayan mga kapatid, salamat no. Just say something no about sa inggit. At ano po yung mga resulta pag naiinggit yung isang tao? What are the end result if you have envy in your heart? Ah? Pwede nyo bang i-share mga kapatid? Ano ba yung mga nagiging result? Meron bang maayos na resulta? Or what? Meron ba kayong mga experience sa buhay na ito yung mga naging result ng bunga ng inggit? Ayan, sabi ni Sis Melissa, Shalom, huwag kang maiinggit, lalo ka lang pumapangit. That's right. Ang inggit, nakakapangit. Kaya kailangan kong hindi mainggit. Kasi, pag mainggit ako, ipangit na ako. Walang mustisya. Paano kung mainggit, pangit ka na, tapos mainggit ka pa, ay, yari ka. Kaya kami na mga pang sidekick lang, no? Talagang dapat hindi kami mainggit. Kasi nakakapangit. Sabi niya, huwag kang mainggit, lalo ka lang pumapangit, no? So, ayan. Okay lang sa mga pogi, kasi may papangit pa. Paano yung mga pangit na? And sabi niya, normal naman po siguro na magselos or mainggit siguro po habang nagmamature tayo. Mas naiisip na lang natin na huwag mainggit sa kung ano ang meron ng iba na wala ka. Mas maiinggit po sa iba na walang wala na panay ang pasasalamat pa. That's right, no? So, take it as an inspiration to those people who are being blessed by the Lord or umangat sa buhay. Kung meron ka, take it as a challenge, inspiration na pagpasalamatan mo. Wow, praise the Lord, yung kapitbahay ko, lumaki na yung TV kahit ako maliit pa lang. Oh, praise the Lord, litso na yung ulam nila, Lord. Ako, amoy lang. Diba? Pasalamatan nyo yan. Kasi nga, time will come. Baka ikaw din, mga kapatid. No? So, ayan. Thank you so much, Sis Melissa. Ang ganda po ng sinabi ni Sis Melissa, no? So, instead of envy, that's why we need to be careful. Maganda rin talaga na kailangan nating laging ingatan or maging aware tayo. Kasi minsan, pumapasok yung inggit sa puso natin and hindi tayo aware. So, maganda rin yung mga ganitong talakayan kasi ito po nakakasira ng goal in life. Kasi pag naiinggit ka na, ibig sabihin naka-focus ka na sa ibang tao. You need to refocus yourself to your goal at syempre sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ni Sis Grace, pag may inggit, pikit na lang tangi. Ayan, no? Pag yung friend mo, dumami yung pera, mga kapatid, pasalamatan mo, hingian mo. Punta kayo ng McDo, ipalibre mo. Ganun lang yun. So, ayan. So let's sabi ng Bible, let's continue to bless those who are, let's rejoice to those who are rejoicing, di ba? So wag pa tayong mag-inggit or mag-selos, no, sa mga ganyang bagay kasi nga iba-iba rin yung we need to magpasalamat tayo pag mayroong isang tao, may kaibigan tayong pinagpapala. Mga kapatid, let's be joyful, di ba? So wag tayong sumama yung loob natin, bakit siya? My Lord, lima kami, mga single. Bakit siya nagka-boyfriend na? Ingit tayo, no? So, ayan. Thank you so much, Ate Carol. Yung inggit, pikit. No? So, ayan. Bawat isa po sa atin, may kanya-kanyang blessings. Sabi niya, huwag mainggit sa kung anong meron sa iba. Contentment is the key. That's right. Thank you so much, Sis Lizelle, no? Yun, bawat isa daw sa atin, mga kapatid, meron tayong mga pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon. And that's right.
No? Sabi ng Bible, mga kapatid, sabi nga ng teacher ko, alam niyo yung pagpapala natin, parang kasing laki, lawak ng kalawakan, ng kulay ng sky, 'di ba? Blue. Blue. At yung mga problema natin, parang mga clouds lang 'yan, lumilipas. So, all we need is to count the blessing. Everyone who basa sa blessing na binigay sa atin ng Panginoon. No? Kaya, yun nga. Kaya, kahit hindi ko mabilang yung mukha ko, I count my blessing. May anak na akong dalawa, di ba? At hindi ko sila kamukha. Matutuwa naman yung asawa ko nito. Sinabi ko hindi ko kamukha yung mga anak ko. So, sabi ni si Laisel, contentment is the key. Yun nga, maging contento ka kung anong meron ka ngayon. At syempre, while being content, while being contented, dapat nandun din yung hard work mo. Huwag ka lang mainggit, mga kapatid. You take them as inspiration na umaangat sila. Dapat ikaw din. You give your best. You work hard. No? And yun nga, focus on your goal. At time will come, magiging makukuha mo rin, mga kapatid. Siyempre, sabi ko nga lagi, if you have the goal in life, be sure na ang goal mo laging naka-connect sa kagustuhan ng Panginoon. Huwag dapat yung palayo. Ibig sabihin, kasi marami na ngayon na may mga goal in life, umangat sa buhay, may mga blessing, pero lumayo yung buhay nila sa Panginoon. So, ibig sabihin, that is not really a blessing from the Lord. Kasi ang tunay na blessing ni Lord, mga kapatid, dadaling ka at lilalapit ka sa Panginoon. Kung ang blessing mo na yan, lumayo, naging dahilan na lumayo ka kay Lord, that is not a blessing from Him. That is a joke. Yan po yung fake blessing yan. Fake blessing yan. Kaya be careful of all the things na iyong hawak-hawak ngayon. Siguraduhin mo yan na ang blessing na yan talagang bigay ni Lord, or dahil masyado ka ng focus, prioritize mo yan kaysa sa Panginoon. Kaya dapat lagi, yung goal natin, yung plan natin, yung mga plan natin sa buhay, dapat be sure na lagi natin kasama yung Panginoon. Diba? Yan po, mga kapatid. Ayan, thank you so much, Sis Lizelle. Grabe, no? Ang dami nating natututunan. So, wala pa dito, no? Mga kapatid, sa tingin nyo, ano po yung end result ng inggit? Pag may inggit ka sa puso, what will happen? What will happen if you have that resentment in your heart? Kung ganyan na lang lagi yung puso mo, no? Mali yung pagtanggap mo sa ano. Yan, nandiyan, meron kang laging inggit or selos sa iyong puso. What do you think will happen? Trusting in the Lord, I will not be afraid anymore. My heart is fixed, trusting in the Lord. Ayan, hello, Sis Hannah Cervales. Thank you so much for joining. Andito rin si Lloyd Mahinay Aviledas. Thank you so much, Lloyd, for joining. Sabi ni Ate Carol Gallego, sabi niya, we need to rejoice when someone is rejoicing. Magpasalamat ka, maging masaya ka pag ang isang tao ay nagiging masaya rin. Alimbawa, may pinagpala, blessed siya. So, maging masaya ka. You bless those person and you rejoice with them. Huwag kang malungkot pag binibless yung isang tao. Sabi niyan, lahat naman po ay may kanya-kanyang blessings. Maliit man o malaki, ipinagpapasalamat po sa Diyos and thank the Lord. No? Kaya nga mga kapatid, lagi tayong nire-remind, no? Alimbawa, may mga pagpapala ka, dapat talaga ibalik mo sa Panginoon yung pagpapasalamat. No? Alimbawa, may mga house blessing kayo, binigyan kayo ng bahay. So be sure na ang Panginoon yung unang mag-glorify, di ba? So, alimbawa, di ba, mayroong tinatawag na mga house blessing. Ngayon kasi may mga house blessing, yung nakikita ikaw eh. Ay, dahil ano ako, masipag ako. Ay, dahil malakas ako. No, every time, tandaan po natin, every time we have a blessing at pinapabless natin, nag-invite tayo ng tao, be sure that we are telling the people that this blessing came from the Lord. Ganun yun, mga kapatid. Kaya meron tinatanong mong mga house blessing. Pinapapunta mo yung mga pinsan mo, mga friends mo, para masabi mo sa mga tao, yung bahay na ito, it's a gift from the Lord, and I thank God for this. So, everything, I give back all the glory sa Panginoon. Huwag mong angkinin lahat, mga kapatid, kasi later on, pag angkinin mo yan lahat, yung pagpapala na yan, later on, masisira yan. Diba? So, be sure all those blessings that are coming from, natatanggap natin, is binabalik natin yung pasalamat sa Panginoon kasi binigay naman talaga yan ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So, but sabi ni Ate Carol, rejoice. Maging pasalamatan mo kung may mga kasama ka na pinagpapala ngayon. Ayan. Kaya sino yung mga pinagpapala dyan? Wow! God bless you! Ayan. Yung mga binibless dyan. No? Dito lang kami. Baka naman. Diba? Ayan.
Sabi ni Mary Bless, ito si Mary Bless lagi tong binibless eh. Ayan, Mary Bless. Ayan, sabi niya, you will never have the real happiness and inner peace inggitera o inggitero ka. That's right. Yes. That's right. Hindi, totoo naman talaga. Sabi niya, no, you will never have the real happiness. Hindi ka magiging masaya. Yan yung isa sa mga end result. Hindi ka magiging masaya at wala kang kapayapaan kung meron kang inggit sa iyong puso. Nakita nyo kanina sa Bible verse, di ba? Ang contrast ng Proverbs, sabi niya, a heart at peace, ang isang puso na mayroong kapayapaan ay nagbibigay ng ano, ng buhay, yung peace, no? Kung ang puso mo ay at peace, wala kang tinatago, nagiging healthy ka, so andun yung joy mo, hindi mawawala. Pero sabi niya, kung ikaw ay may inggit sa iyong puso, kailanman hindi ka magiging masaya, my friend. You cannot be happy. Kahit may asawa ka pa, kahit pogi pa yan, kahit na anong meron ka, kahit malaking pera mo na, pero kung pag nakafocus ka sa ibang tao, hindi ka magiging masaya. Kasi nga, hindi mo na nakikita yung biyaya mo. Ang nakikita mo, yung bagay na wala ka. That's why we need to focus on those things that we have, rather than focusing on those things that we don't have, mga kapatid. Tama ba English ko? Nagpa-practice lang ako mag-English. Diba? Gumagaling na tayo mag-English. Praise the Lord. Grabe. What a English. Thank you so much, Sis Mary Bless. Galing, mga kapatid. Sabi ni Sis Lizelle, kung anong meron ng iba, dapat huwag mainggit. Dapat gawin nating inspiration and motivation. That's right. So kung meron po yung mga iba na mga blessing, pagpapala na meron sila at wala ka, gawin natin silang inspiration and motivation na time will come, magkakaroon din ako niyan. Diba? Halimbawa, nakita ko si gano'n na pogi. Time will come, magiging pogi rin ako. Wala na, walang chance. So, inspiration naman sila. Inspiration natin. Pero syempre, along the way, meron naman tayong mga bagay na wala sila. Kasi nga, mga kapatid, every people, every human have unique, mga kapatid. We are unique creation of God. All we need to do is to focus on the Lord and makunin natin yung worth natin, hindi sa mundong ito, kundi kunin natin yung worth natin sa Panginoon. Because sabi ng Bible, we're fearfully and wonderfully made. No? So sabi ng asawa ko ay, I'm fearfully made. Walang wonderfully. Kinakatakutan. Ayan. So thank you so much, Sis Lizelle, no? Yun nga, tama naman talaga. Gawin natin, kung may mga umaangat sa buhay, instead na ma-envy tayo, ma-inggit tayo, mag-selos tayo, let us use those portion as our inspiration. No? Kasi nga, magiging ano yan sila eh, magiging parang magiging mentor natin. Pwede natin silang tanungin, ano yung ginawa mo para bakit ka nagkaroon ng bakod na malaki? Anong ginawa mo bakit lumaki yung TV mo? Di ba? Di ba? So, we can magiging challenge iyon sa atin. Instead na mainggit ka at sirain mo yung buhay manira ka, di ba? So, mga kapatid, wala pong kapayapaan ng inggitero at inggitera. Ayan. Kasi dito sa Israel, di ba? Marami. Ayan. At normal po talaga yan minsan, mga kapatid. So, sabi ni Jeline, hello, Sis Jeline, para sa akin, envy in a negative way is a self-destruction. So, sabi niya, ang envy daw talaga, walang ibang sisirain kundi yung sarili mo. Dahil isa itong strategy ni Satan para mawala or ma-distract ang focus natin sa abundant favor ni Lord. That's right. No? So, wala nang ibang sisirain. Unang sisirain ng pagka-inggit kundi yung sarili mo, mga kapatid. Physically, emotionally, spiritually, you will be. Kasi nga, sabi ng Bible, di ba, rotten, rats in the bones. Di ba? Kumbaga, kung tatagalugin mo yan, pupulbusin niya yung buto mo. Di ba? Paano kung payat ka pa, wala ka ng buto? Kasi nga yung buto, yan yung nagpapatibay ng katawan, di ba? Our body is composed of 253 bones. Joke lang yun. Hindi ko alam. Basta composed ng buto, mga kapatid. Buto. Our body.
ang bones na yan, yan yung nagkakaroon kaya tayo nakakagalaw-galaw, di ba? Kung walang bones, mga kapatid, wala, magiging lantang gulay ka na. That's why bones is very important. Same din sa buhay natin. Pag may ang puso natin purong-puno ng selos or inggit, sabi niya unti-unting nawawalan tayo ng buto. Ibig sabihin, nagiging lantang gulay ka at magiging walang kwenta ka sa mundong ito. Yan, thank you so much, Sis Jeline. At yun nga, sabi ni Jeline, ang ganda na sinabi niya, no? Ito ay isang strategy ni Satan para mawala or ma-distract ang focus natin sa abundant favor ni Lord. Kasi nga, naka-focus ka na sa ano eh, naka-focus ka na sa pag-aari ng iba. Ito, bakit yung cellphone niya? iPhone 14. Diba? Ito naman, iPhone 15. Ako, no phone. Diba? Grabe naman, may mga ganon. Bakit ito yung asawa niya, ang pogi-pogi? Diba? Ganyan sinasabi ng asawa ko. Pero sa amin lang. Ayan o, sabi niya, nadidistract ang focus natin sa abundant favor ni Lord. Kasi nga mga kapatid, araw-araw, pinagbibless naman talaga tayo. Pagising na pagising mo, that is already a blessing from the Lord. Diba? Pag ikaw ay nagising mga kapatid, kahit na ang mga kasama mo nanghihilik, favor na yan ni Lord. Diba? Kaya magpasalamatan mo yan. Tapos, pagising mo, pagpunta mo ng salamin, hindi nagbago yung mukha mo. Kasi na yan, Lord. So, kaya wag po tayo magpapatalo kay Satan, mga kapatid. Strategy lang yan para mawala yung kapayapaan natin dito sa mundo. Hello, Sis Carlin! Bravo! Ayan, ay, nako, yung mga young people ko na to, maayong gabida dira sa Iloilo. Ayan, si Carlin. Ay, nako, isang magandang young people ko. So, kamusta ka da? Ayan, welcome and shoutout sa iyong family dyan at sa iyong napanginang anak. So, thank you so much for joining. Ayan, sabi ni ano, hello, andito rin si Pastor Juram, yung pinaka-poging pastor doon sa ano, sa Palawan, baka maingit yung dalawa. Pastor JJ, ayan, inggit aka sana all, ayan. So, grabe no? So, part talaga ng life natin yan, kaya kailangan nating labanan everyday. Minsan, nandyan, pumapasok. Laging kumukuskos sa pintuan ng ating mga puso yung inggit, mga kapatid. That's why, tanggalan natin ng kuko. Diba? Yan. Sabi ni Sis Grace, ito si Mary Gay, sabi niya, work hard para makamit kung anong gusto mo. Huwag kang mainggit at if you're a believer of the Word of God, wala talagang inggit na mapifeel sa puso mo. That's right. Mga kapatid, only God, the power of the Holy Spirit in us can help us na malabanan yung mamuo yung envy sa puso natin, no? Kasi sabi ng Bible diyan, nare-remind tayo lagi pag may nagiging successful, let's continue to rejoice, di ba? Kung merong mga binibless ni Lord, so maging masaya ka sa kanila na pinagpapala sila. Di ba? So yun naman talaga yung gusto ni Lord. Ayan, watching si Ate Gemma Sumili, mga kapatid, ano pa ba yung mga ano, meron pa ba kayong alam? What are the result and result ng mga inggitero at inggitera? Mga kapatid, ang inggitero at inggitera, pumapangit talaga yan sila. No? Pero ako po, bata pa kasi ako, pangit na ako. Kaya, it's not the result, you know. Kaya talaga. Hello, Sis Carlin. Thank you so much. Kamusta kayo dyan sa Iloilo? Kamusta ka mo dira? So, halong ka mo dira sa Iloilo, no? Thank you so much for joining. Now, it's 11:23 na dira sa gabi. Wow. Sana makapasila ko ulit sa patlad. So, kamusta kayo dyan? So, at sa iyong ate. Ayan. Sabi ni Sis Enan Wiener, Ox lang maingit basta you will make it as an inspiration para di mo man malampasan ang mga bagay na yon, mapantayan mo man lang kaya nasa tao how to handle it din po. Sa selos naman, ox lang din magselos basta nasa tamang oras dahil tao lang din tayo may pakiramdam. That's right. Thank you so much, Sis Enan Wiener, no? So, let's make every lahat ng ano natin na inspiration talaga, maging inspiration yung mga tao na umaangat sa buhay para hindi tayo masaktan. No? And syempre, let's continue to wait on the Lord and trust on His timing that God is always perfect and He's in control of everything, no? Pasalamatan natin kung anong meron tayo, mga kapatid. So, and let's be satisfied. Yun nga, sabi ni Slazel kanina, contentment is the key. Paduplicate ko yan mamaya. Damaya, wala kang peace of mind if may attitude ka na envy. Kaya tanggalin natin, mga kapatid, kung meron pang isang attitude na dapat nating ingatan, tanggalin natin talaga. Hindi na talaga natin hindi naman forever mo kasi along the way and flesh pa rin tayo, andyan yung kalaban natin. So, hindi natin matatanggal. Only God could
could destroy it forever kung wala tayo dito, but along the way, no, let's destroy it every day sa buhay natin, yung envy or jealous na ito. So we can only fight this battle by the presence of the Holy Spirit in our life, mga kapatid. No, apart from God, we are nothing. No, hindi natin kayang labanan yung mga ganitong bagay kung ang buhay din natin ay malayo po sa Panginoon. Ayan, sabi po ni Lloyd, hello po sa lahat. Wala po tayong dapat ikainggit sa kapwa natin. Maging kontento lang po kung anong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para always happy. Mindset ba? Mindset. Yes, Lloyd, thank you so much. Importante. Wala tayong sakit. Malaking blessing na po yun, bawat isa sa atin. That's right. At alam niyo po ba yung mga inggitero-inggitera, sakitin yan sila. Dito to. No, mabilis silang minsan heart attack. Okay, so, ayan, kaya huwag kayo masyadong mainggit, mga kapatid. Kasi, you know, nakakadagdag ng karamdaman yan yung mga inggitero at gitera, no? Wala ka namang pera, may sakit ka pa, di ba? Kaya mag-ingat po tayo. Let's remove those kind of terrible things. Ayan, si hello, Mami Jenna Salveron. Thank you so much for joining, Mami. Kamusta kayo dyan? Ayan, si Danica Ocampo. Ayan, watching. Thank you so much, sis Danica. The Taken. Grabe. Nakakaingit naman si Danica. Kasi Taken na. Di ba? So, wag tayong maingit sa kanya. Let her be. Let her be free. Ayan, sabi ni Carlene, God bless you, Pastor. Regards sa mga anak mo at kay Mrs. mo. Thank you so much, sis Carlene, no? So, God bless din. Hopefully, one time sa Ililo magkita tayo, no? By the grace of God. And, ayan. God bless sa inyo dyan, sa inyong family. Ayan, tanggalan ng ingron, Pastor, para walang sagabal sa kuko. Ayan, di ba? So, yung mga kumukus-kus-kus dyan na inggit, mga kapatid sa ating mga puso, tanggalin natin. Di ba? So, para happy lang yung buhay. At siyempre, maging healthy. Kasi nga, di ba, sabi ng Bible, ang yung puso, kung may kapayapaan, yung kapayapaan yung namumusa yung puso, andun yung health life. May andun yung buhay. Ibig sabihin, magiging maayos din yung pakikitungo mo sa ibang tao, and magiging masaya ka rin. Pero kung may inggit sa iyong puso, mga kapatid, na may sakit ka na, tapos mainitin pa yung ulo mo, tapos pumapangit ka pa, ay nako, wala na. You're the miserable person in the world. Hello, sis Kata. Ayan, good evening po, mga kapatid. Pass na naman ako today sa online ministry. Magre-ready na din kasi ako para sa mga pag-reserve mamaya sa mga bisita. Have a blessed evening to all. Thank you so much, sis Kata, no? Salamat din, sis Kata. Laging nagsishare ng live natin kahit hindi po siya nakakasama sa atin. She's from Qatar. So, continue to pray for her, mga kapatid, sa kanyang trabaho doon. So, ayan. Ngayon, nagluluto siya. Ayan. Sabi ni Mary Grace, si demonyo lang nagbibigay ng ganun. Si demonyo talaga. Ay, mga demonyo dyan. Si demonyo. Si demonyo lang ang bibigay ng ganung ugali na envy. Nasa iyo naman din kung paano mo makontrol niyan. That's why, mga kapatid, Satan is the giver of this kind of enviness. Enviness. But if you have the Lord, mga kapatid, we have the power, and that is the presence of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit yung magbibigay sa atin ng lakas to overcome this negative character sa buhay natin, no? So, mga demonyo talaga yan. Ayan, Lloyd, envy means discontented and jealous is insecurity. So, in short, maging kontento tayo muna kung anong meron tayo yun. Sa physical, kung meron kang pera, maging kontento ka. Kung anong meron sa katawan mo, let's be contented. Kasi kung kontento ka naman talaga, hindi mo makikita yung mga pag-aari ng iba. Kasi nga, kahit anong meron sila, wala kang pake because you are happy of God's given blessing to you. That's right. You need to be content. Contentment is the key. And yun nga, jealousy, insecurity. So huwag po tayong maging insecure, mga kapatid. Kasi nga lahat tayo, we are loved by the Lord. And merong mga pagpapala talaga na binigay sa atin. All you need to do is to count the blessing, not the problem, di ba? Bilangin natin. Sabi na nga ng kanta, count your blessing, name them one by one,
and it will surprise you what the Lord has done. Kung ang araw-araw ang binibilang mo mga pagpapala na pupunta sa buhay mo, ay nako, sabi niya, it will surprise you. Masusurprise ka kung paano ka binibless ng Panginoon araw-araw. Ibig sabihin, buhay pa lang, di ba? Ang hangin sa surroundings mo, di ba? Ay, daming mga pagpapala sa inyo ng Panginoon mga kapatid. In fact, dito kayo sa Israel, sa mga ibang bansa, you are being blessed by the Lord. Kahit na mahirap yung trabaho mo, at least may trabaho ka. Kahit pangit ka, at least may kilay ka, di ba? Kahit na late ka na nagka-boyfriend, at least late man din, pero pogi rin yun. Grabe talaga si Danica, oh. Ay, nako. Sana all. Ayan. Count your blessing, name them one by one. So, dito mga kapatid, para mawala tayong inggit sa puso natin, dapat matuto tayong magbilang na mga pagpapala na binibigay ni Lord sa atin. Count the blessing, not the things na meron yung iba. Start counting your blessings na binibigay sa inyo ng Panginoon at itigilan mo nang bilangin ang mga pag-aari ng ibang tao. Learn to focus and don't compare. That's the value. That's the key na hindi po lumala yung inggit sa ating mga puso mga kapatid. Huwag mo na i-compare because everyone is unique and meron tayong mga iba't ibang blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya pasalamatan natin kung meron tayo. Kasi kung pare-pares tayo mga kapatid, mahirap. Halimbawa, puro tayo gwapo. Paano malalaman kung gwapo, 'di ba? Kaya nga dito kami para malaman niyo na gwapo kayo, 'di ba? You thank us. Paano kung puro tayo mga ano? Puro malalaking bahay natin, 'di ba? Paano natin malalaman na maliit na bahay? Wala. Iba ganun 'yon. So, iba-iba yung situation natin and we need to be thankful kung ano meron tayo. Just like edad, iba-iba yung edad man natin, 'di ba? So, you need to be contented of your age. Huwag mo nang pangarapin na maging 1 year old ka pa, 'di ba? So, be content kasi 'yan yung plan ni Lord. Kung ano yung edad mo ngayon, 'yan yung gusto ni Lord at diyan ka inilagay, 'di ba? Huwag mo nang bawasan ng 1 year. Ayan, maraming salamat mga kapatid. Napaka-blessed, no? Salamat sa inyong mga tulong. And we learn a lot sa ganitong bagay. So, yun nga. I hope na maiwasan natin yung krimen na ito. Yung pagkaingit sa kapwa. So, tanggalin natin kasi nga nakakasira ng relationship. Nakakasira ng health natin. At syempre, nakakasira ng relationship natin sa Panginoon. So, minsan marami pong mga nag-keep na ng bitterness. And naingit na up to the point na lumayo na sila sa Panginoon because they are no longer satisfied of the blessing that God gave to them. So, ayan. Tayo, kung anong meron tayo ngayon, pasalamatan natin. Kung anong ulam nyo dyan, pasalamatan mo. Kung anong trabaho mo, pasalamatan mo. Pagtingin mo ng salamin, ano man nakita mo na mukha mo mga kapatid, pasalamatan mo yan. Okay? Ano man yung estado ng buhay mo ngayon, pasalamatan mo. May single ka, pasalamatan mo. May asawa ka na, pasalamatan mo. Di ba? Kahit nakamukha mo yung anak mo, pasalamatan mo. Alam mo yung pera mo nandyan, pasalamatan mo pa rin because every day is a blessing and all those things are blessing from the Lord, no? So, salamat. Napaka, ang dami ko natutunan. Salamat kasi nga, we iba-iba yung mga experience natin and iba-iba rin yung mga lessons nating na gather out of these challenges, mga kapatid, sa buhay. So, ayan, maraming salamat sa inyong mga comment. So, sa mga nagme-message dyan. So, i-bless kayo ng Panginoon. And salamat sa patuloy na pag-support mga kapatid ng ating kwentuhan sa hapon. So, ayan. Huwag niyo pong kalilimutan, no? So, I hope na magtuloy-tuloy ito. So, ayan. Let me read to you. Basahin ko lang sa inyo yung James 3:16. Sabi dito, envy can destroy everything and everyone around you. The Bible says, where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder. So, pag meron pong mga jealousy at envy, selfish ambition, meron po talagang disorder or hindi magiging order yung sitwasyon kung ang envy at jealousy ay nandyan lagi. Sa family, sa magkakaibigan, kung laging nandyan,
talagang walang kaayusan. Andun yung rebellion, and dun yung paggawa ng masama, mga kapatid, no? So at the heart of the problem is the problem of the heart. So envy is the heart of the problem. Pag ang envy nandiyan na sa iyong puso, malaking problema 'yan, mga kapatid, no? So ayan. Ayan po, tandaan natin 'yan. Kaya ingatan natin. Sabi ng Ecclesiastes 4:4-8 says, "I have also learned why people work so hard to succeed." Sabi ni King Solomon, "I have also learned why people work so hard to succeed. It is because they envy the things their neighbors have." Sabi ni Solomon, nakita ko na minsan yung labanan dito sa mundo. Bakit nagtatrabaho ng todo yung mga tao? Bakit talagang grabe sila, gusto nilang maging successful? Why? Ang pinaka-focus nila is andun yung envy nila, naiinggit sila kung ano yung meron yung kapitbahay nila. Sabi niya, "But it is useless." Sabi niya, walang kwenta ito. It is like chasing the wind. Para kang naghahabol sa hangin na hindi mo rin maabutan. So here is someone who lives alone. He has no son, no brother, yet he is always working. Sabi niya, meron daw isang tao na namubuhay mag-isa niya lang. And then wala siyang anak, wala siyang kapatid, yet lagi daw siya nagtatrabaho at he never satisfied with the wealth he has. Mayaman na siya pero hindi pa rin siya satisfied sa sarili niya. Sabi niya, sabi ni Solomon, "For whom he is working hard?" Bakit siya nagtatrabaho ng sobra? Para kanino? Para saan? Saan? Sabi niya, "This is useless. Two. And a miserable way to live." Napakalawang kwenta to. Sayang. Sabi niya, para saan pa at nagpapagod ka? Kaya nga yung pinaka-end yan ni Solomon, ang pinaka-importante na kailanman maglalas yung gagawin mo dito, sabi niya, "Fear the Lord and remember now." Remember God. No? "Remember thy Creator in the day of the youth." That is the conclusion. Para mag-last yung mga ginagawa mo for eternity, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Now, "Fear the Lord and obey Him." Yan yung pinakaano. Kasi sayang dito, sabi niya, parang kang isang tao na mag-isa, tapos walang anak, walang kaibigan, walang kapatid, nagtatrabaho siya, nagpapakahirap. At para saan? Wala naman. Kasi pag mamamatay daw yan, may magmamana, tapos lustain lang din naman ng magmana yung pinagpaguran niya. Oh, sayang, di ba? Mas maganda pang ginawa mo, you work for the Lord, and it will last for eternity. Kasi lahat ng mga bagay din sa mundo ay temporary lang, mga kapatid, no? So ayan, tandaan natin yan, mga kapatid. So tandaan natin that we are unique. Sabi rin David, no, dapat lagi natin tandaan that every one of us is unique. Are unique. Paano tayo nilikha ng Panginoon? Sabi ng Psalms 139:13-16, ito sabi, I think it was written by David. Sabi niya, "You made all the delicate inner part of my body and knit me together in my mother's womb." Sabi ni David, "You made," ikaw yung gumawa, "lahat ng mga delikadong parte ng katawan ko. At you knit, sinulsihan mo talaga together in my mother's womb." Doon sa di ba napaka-amazing, mga kapatid, kung paano magbuntis? No, 9 months. Kung paano nabubuo yung bata. Ako na, na-experience namin kasi nagpapa-ultrasound yung misis ko. Nakikita namin yung pag-form ng bata. Umpisa pa lang, bilog lang siya. Tapos meron lang ganun-ganun, no? Nagaganun-ganun lang siya. Parang meron lang pulse. And later on, lumalaki siya ng lumalaki hanggang siya magkakabuo na magbubuo hanggang sa magiging tao na, mga kapatid. So, tama naman siya sinabi ni David. "You made all the delicate inner part of my body and knit me together in my mother's womb." Sabi niya, "Your workmanship is marvelous." That's the value, mga kapatid. That's why hindi po tayo dapat mainggit, kasi we are fearfully and wonderfully made. Sabi niya, "Your workmanship is marvelous. You watch me as I was." Lagi mo kong binabantayan. "Woven together in the dark of the womb." Sinusulsihan mo doon sa madilim na womb. Anong womb sa Tagalog? No? Womb. Chan. Chani misis. Diba? Chani misis. Sabi niya, "You saw me before I was born. You saw me before I was born." Nakita mo na ako kaagad bago pa ako pinanganak. Wow. That's how valuable we are in the sight of God, mga kapatid. Hindi pa tayo pinapanganak. Nakita niya tayo. That's why, mga kapatid, dito we don't encourage, no, we hate abortion. Kasi we believe that life is started on the womb, no? Hindi ano, life is started the way na mag-touch yung egg cell at yung sperm cell ng lalaki, mga kapatid. As long as meron ng pulse,
in the womb, there is life. Tandaan natin yan. Kaya hindi pwedeng mag-abort. Wala pong abortion, mga kapatid. Bawal po yan. That's the worst thing. Isa sa mga kasalanan na dapat nating ingatan, mga kapatid, no? Abortion ngayon naging legal na even here in Israel. But dito makita natin how precious we are. Sabi ni David, "You saw me before I was born." Nakita mo na ako bago pa ako pinanganak. 'Di ba? Ibig sabihin, andun na yung buhay. Andun na yung buhay. Sabi niya, "Every day of my life was recorded in your book." Imagine, araw-araw ng buhay natin, meron ng record doon yung Panginoon. Nakikita niya. Ibig sabihin, we are so special, mga kapatid. We are very special and we don't need to envy other people. "Every moment was laid out before a single day has passed." Sabi niya. So, ang envy, it blinds you to your own giftedness and uniqueness. Tandaan po natin yan. Ang pagkainggit, nagiging, yan yung bumubulag sa atin para makita natin yung uniqueness natin at yung giftedness natin sa na ibinigay sa atin ng Panginoon, no? So, kasi nga mga kapatid, God didn't make you to be like somebody else. Ang Diyos naman, hindi naman tayo ginawa para maging kagaya ng isang tao. God made you to be you. Tandaan natin 'yan, 'di ba? Ginawa ka ng Panginoon ganyan kasi gusto niya maging ganyan ka. So, we are unique. Don't imitate or don't desire the life of someone else, mga kapatid. Kung ano kang meron ka, maging satisfied, pasalamatan mo yung Panginoon because yan yung plan ng Panginoon, maging ganito ka, di ba? Ganito yung mukha ko, pasalamatan natin because God has a purpose, di ba? We don't know, but we are unique, di ba? I'm unique, kaya ganito yung mukha ko. Kaya nga sabi ng asawa ko, di ba? At least, pag matay ako, pwede niyang ibenta yung ulo ko sa museum. That's how unique we are. So, ayan, mga kapatid. So kasalanan. Ayan, one of the deadly sin is jealousy and envy. Kasalanan po talaga yung envy, mga kapatid. Kaya nga, everyday, we need to be renewed. Sin, flesh, pag nainggit ka sa isang tao, yes, normal yan sa feelings natin, but it's sin. Kasalanan talaga yan. Naiinggit ka, that's why everyday we need to renew ourselves, we need to restore ourselves. We need to draw closer sa Panginoon. Kasi nga, nakakaisip ka ng masama eh. So, we need to, by grace, kaya nga we all rely sa grace ng Panginoon that the Lord is changing us. No? So, kaya kailangan nating labanan and i-grow yung sarili natin. So, we are not perfect, mga kapatid. We are sinners saved by grace. And by His power and by the presence of the Holy Spirit, makakaya natin yan labanan. Hindi po tayo magiging perfect forever dito sa mundo, but at least we are sinning less and less and less by the grace of God. So, ayan. Salamat mga kapatid. Hanggang dyan lang muna tayo. Bukas po yung, ayan, hello, sis Binis. Kamusta ka na dyan? Nakapasok ka pa. So, bukas mga kapatid, tulungan nyo ako. Ito po yung topic natin. Mga kalimitang pinag-aawayan ng isang mag-asawa. Okay? Ayan. So, tulungan nyo naman ako bukas mga kapatid. Kwentuhan ulit tayo. Ano mga kalimitang pinag-aawayan ng mga mag-asawa? Ayan, sa mga single dyan, makinig kayo ha. Sa mga single dyan, makinig kayo. Para alam nyo na, maging aware kayo kung ano yung laging pinag-aawayan at bunga ng laging pag-aaway ng mag-asawa. Ha, di ba? So, maganda ba yan? Wala namang mag-aaway dito. So, see you mga kapatid. Bukas ba? Wednesday? So, see you bukas. Sana, ayan, huwag kong yung mawawala. Lalo na yung may mga asawa dyan. Lalo na yung mahiling mag-aaway. Ayan, abangan ko bukas topic mo, Pastor. Huwag kayong mawawala bukas, mga kapatid. Magandang topic na ito. Makinig na lang ulit bukas. Yung mga single dyan, makinig muna kayo bukas ha. Or baka meron kayong mga kapitbahay na nag-aaway, alam nyo yung pinag-aawayan nyo, share nyo na dito. Diba? Ayan, so all of us naman, kahit single ka, you could share something according to what you hear. Or baka kinikwentuhan ka, diba? So, ayan, tulong-tulong tayo mga kapatid. Ngayong modern day, modern world natin, ano yung kalimitang pinag-aawayan ng mag-asawa. Ayan, so salamat mga kapatid. See you again tomorrow. Mag-pray na lang tayo. Let's pray. Father, we thank you for this afternoon. Salamat sa time na to that we
ponder something, Panginoon. Salamat, Lord, for reminding us that we need to get rid of this kind of feeling, the envy, Panginoon, na minsan nagiging resulta sa pagiging bitter and nagkakaroon kami ng sama ng loob sa isang tao, Panginoon, which led us to lumalayo kami sa inyo, Panginoon. So continue to strengthen us na patuloy kaming mamold, Panginoon, and maging maayos yung relasyon namin sa inyo, because only the presence of the Holy Spirit can help us and can help us to destroy this kind of feeling, Panginoon. So we love you, Lord. Guide these people wherever they are. Continue to bless them, Lord, and continue to bless this ministry, yung kwentuhan namin kada hapon. Kami patuloy na mag-multiply na ito, at marami pong mga kapatiran namin ang makarinig and you could learn something from your word. So we love you, Lord, and we give you all these things in Jesus' name. Amen, amen, amen. So maraming salamat, mga kapatid. Thank you so much, sis Vinice. See you tomorrow, sis Maong. Ayan. Ayan, sis Shirley. Thank you so much. So maraming salamat, mga kapatid. I hope na meron po tayong napulot ng mga aral and lesson. Salamat din. Marami akong natutunan sa inyo. To God be the glory. God bless you all. Kapagpalang araw po sa ating lahat. Oh, someday. Ito po inyong DJ, Pastor Jolie from Haipa. See you all. Bye-bye.